Pagdating sa patibayan ng motorsiklo na may presyong abot kaya, niwawala ang Honda Wave sa listahan na yan dito sa atin sa Pilipinas. Dahil mainit ang semi-automatic segment ngayon sa mundo ng motorsiklo, syempre hindi natin dapat palampasin ang pinakabago sa lineup ng Honda Wave at yan na nga ang Honda Wave RSX. Ipagpapatuloy ba nito ang magandang pangalan ng Wave? Tingnan natin ang kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Kung mapapansin nyo, netizens, marami na nga ngayon na pumapasok sa mundo ng motorsiklo at isa sa mga kinoconsider nila bukod sa automatic ay syempre yung semi-automatic. Para naman hindi tayo masyadong alay sa pagka-clutch, lalong-lalo na sa mga traffic situation at mahabang biyahe. At dyan na pumapasok ang entry ng Honda sa kategory na ito, ang pinakabagong Honda Wave RSX. Unang sa napansin ko sa kanya, netizens, ay ang kanyang strong front design. Yung front face niya ay talagang looking modern at very attractive. Especially itong Candy Caribbean Blue Sea na colorway na nare-review natin ngayon. Pag nakita niyo siya sa personal netizens, napakaganda ng paint job niya. May somehow glittery effect yung pagka-blue niya. And of course, very cozy din yung combination niya sa mga black trims. Isa rin sa makikita niyong character talaga niya is may pagka-V-shape siya at yung headlight niya ay nakasunod na medyo manipis lang din. Super slick talaga at hindi natin may aalis yung mga pogi motor na tatak Honda. For the fender, napakaganda ng plastic quality niyan dahil Honda yan. And at the same time, nagustuhan ko rin na kulay black siya na maliwas dun sa body color na blue. Very impressive din yung new stickers ng motorsiklo na to, netizens. Very elegant yung kanyang embossed lines sa body na meron ding impressive sport stamp para ma-accentuate yung uniqueness na itong RSX. Dagdag mo pa dyan yung kanyang sporty na meter panel na merong prominent RSX logo sa may bandang itaas at makikita mo talaga na scientifically arranged ang meter panel nito dahil easy to observe lang yung kanyang mga operating parameters. Ang pinanagustuhan ko sa kanya, of course, ay meron siyang gear indicator sa itaas. At very sporty din yung kanyang muffler, netizens. Na meron tayong makita ng thermal protector din, of course, para safe din na mapasok yung ating pillion ride. Naka-automatic headlight on na rin pala to, netizens, no? Dahil alam naman natin na isa yan sa mga regulations ngayon na dapat lagi tayong visible sa kalsada. Mapa-umaga man o gabi ay always on dapat ng headlight. Isa pa rin sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, ay naka-full chain case cover siya. Yung buong kadena niya nakabalot sa chain case cover. Mas mapapanatili natin yung durability ng motorsiklo sa ganitong paraan dahil syempre hindi papasok dito yung mga ibang components na nakukuha natin sa kalsada like dirt, dust. By the way, kung gusto niyo naman mag-DIY ng paglilinis ng inyong kadena, ay highly recommend to use Extreme 1 Chain Cleaner para ma-make sure natin na tama yung formulation ng ilalagay ninyo sa inyong chain cleaner at hindi siya magresulta na mas lalo pang masira or ma-damage yung ating mga chain. Meron din pala tayong dalawang variant nito, netizens. Meron naka-disc brake type at saka meron naka-drum brake type. Sa drum brake, nagpo-fall under itong kulay Candy Caribbean Blue Sea at saka meron pang isa na Phantom Dark Silver Metallic. Tapos doon naman sa disc brake, Candy Rosy Red. Alin sa mga yan ang favorite color ninyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Dahil semi-automatic ito, ma-enjoy din natin yung convenience na kahit papano, meron siyang seat storage. Well, if we look closely, somehow, baka hindi kumasya dito ang mga full face or even half face helmet. Meron naman siyang designated hooks para pwede natin isabit yung helmets natin. Of course, for the safety feature na hindi siya manakaw, meron din din secured key shutter at ang maganda sa kanya, meron siyang integrated na seat opener. Usually kasi sa mga ganitong kategory, netizens, ay bubunutin mo pa yung susi tapos sususian mo sa may bandang likod para mabuksan mo yung pinakaupuan. Pero this time, yung seat opener niya ay naka-integrate na dun sa pinakasusian. So that's super convenient. Para naman dun sa kanyang pinaka-engine ay may konting protection dun na bakal para of course hindi mapaso yung ating paa. Super cozy nung feeling nung kanyang seat cover. To think na entry level to, netizens, ha? Super sturdy din nung kanyang grab bar for our pillion ride. Meron naman tayong rubber material para sa tapakan ng driver at ng angkas. May konting air vents din tayo dito sa may loob para sa better airflow. And syempre, yung iba nagpapalagay ng hooks dyan kahit na wala siyang stock na hook para makapaglagay pa rin tayo ng gamit dun sa may gitnang part. Straight to the point din yung kanyang mga buttons. Electric start, high beam and low beam, turn signals, tapos busina. We will also see yung ating sticker ng PGMFI tsaka yung Honda badge dun naman sa may meter panel. Meron tayong pride of ownership. Somehow pointy rin yung kanyang taillight, netizens, pero medyo may pagkabilugan kaya nagko-complement
alignment siya doon sa pinaka-design ng motorsiklo sa may rear part. At dahil full assembly na siya, wala tayong intindihan ng mga pwedeng mabaling turn signals in the long run. Syempre, mag-jump tayo doon sa pinaka-major difference niya compared sa mga Honda Wave na inilabas before. At ayan na nga, ang kanyang 110cc na ngayon ay PGMFI engine na. Syempre, we can expect na mas magiging matipid ito sa gasolina at the same time, mas pinatibay at magkakaroon ng mas magandang engine performance. To be exact, ang kanyang makina ay 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, 109cc to be exact, at merong bore and stroke na 50 by 55.6 mm, at compression ratio na 9.3:1. Para naman sa maximum power, we can expect 6.46 kW at 7,500 rpm, at maximum torque naman na 8.70 Nm at 6,000 rpm. O diba, very decent na. So even meron tayong mga karagada, may ensure natin na great companion ito for going from point A to point B. Kahit na pumunta pa tayo sa mga uphill, kayang-kaya ng Honda Wave. At napatunayan na natin yan even doon sa carb type version pa. Isa rin sa maganda sa kanya ay na-retain nila na bukod sa electric start ay meron pa rin po siyang kickstart. Very classic sa mga motorsiklo na even madiskarga yung motorsiklo natin ay may peace of mind tayo na pwede pa rin natin siyang ipa-start with the use of the kickstart. Ang engine oil capacity naman niya ay 1 liter at dahil PGMFI na nga ang engine niya, Neddy says, we can expect a fuel consumption of 67.8 kilometers per liter ay niya sa WMTC test method. Pupapansin nyo, very competitive at small difference lang yung kanyang ino-offer if we compare it sa mga competitors niya. If you know what I mean, sino bang biggest competitor nito? Comment nyo nga sa ibaba. Dahil semi-automatic na ang motorsiklo na ito, ay meron tayong 4-speed na rotary, which means neutral, first gear, second gear, third gear, fourth gear, and then neutral ulit. Sa suspension naman ay meron tayong telescopic sa unahan at ang maganda sa kanya ay naka-twin shock na rin siya sa likuran, which is alam naman natin na mas maganda yung feedback nito pagdating sa bumpy roads. Tutuusin, dinaig pa nga niya yung kanyang kapatid na Honda Click, diba? Which is single shock lang. Sa brakes naman, since may dalawa nga tayong sa front brake na disc or drum, sa likod ay parehas pa rin itong naka-mechanical leading trailing o mas kilala natin sa tawag na drum brake. We also have spoke wheels, 70x90 at 80x90 naman sa likuran. If somehow medyo nadudulasan kayo sa gulong ninyo or napudpud nyo na siya, I highly recommend to use Zeneos tires dahil ito ay may subok na quality, durability, and of course, standard tires. Personally, ay pinagkakatiwalaan natin. Sa carb weight naman ay meron itong 98 kilograms para sa drum version at 99 kilograms naman para sa disc brake version. So still, for its displacement, may re-recommend ko siya for beginners para hindi kayo ma-overwhelm na mabigat yung motorsiklo iminamaneho ninyo. For the seat height, very friendly din siya sa ating mga Pinoy dahil meron siyang 760 mm na seat height. So easily, siguro kahit at least 5'2 ay kayang-kayang imaneho ito ng walang kahirap-hirap. For tall riders naman, mas good ito dahil siguradong lapat na lapat ang paan ninyo sa lupa. We have a regular ground clearance sa 135 mm. Sakto na siya for everyday road condition. We also have a fuel tank capacity of 4 liters. Medyo malaki na siya sa kategory niya to think na 67.8 kilometers per liter yung kanyang fuel consumption. Malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. Meron pala tayong wheelbase na 1,227 mm at overall dimensions naman na length of 1,921, width of 709, and height of 1,081 mm. Oh, nagustuhan nyo ba ang Honda Wave RSX Steady Sense? Ito ngayon ay merong SRP na 62,900 para sa drum brake at 64,900 naman para sa disc brake version. Alin sa dalawa ang mas prefer ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. Para sa inyo, Netizens, competitive ba ang Honda Wave compare sa kanyang mga kalaban ngayon sa market? Comment nyo nga yung thoughts ninyo sa ibaba. Ano pa mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and don't forget na supportahan ang our very own Neddy Shop. Pwede nyo kami i-visit para ma-meet ko kayo personally. Yun lang, Netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and rise safe always.